akin ng araw. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ayusin yung gantong problema. Kasi, nakakonek ako sa internet, pero hindi ako makapag-internet. Sabita nyo naman, hindi nag-load. Connected ako sa internet namin. So, may mga solution ako ibibigay sa inyo sakaling maranasan niyo rin yung gantong problema. Una, reset natin yung Windows SAC API. So, punta lang tayo sa CMD. Run at administrator nyo. Yes. Type lang natin yung unang command. netsh winsock reset. Sunod, netsh int ip reset. Susunod naman na command, ip config / release. Susunod, ip config space / renew. So, antayin lang natin matapos tong process na to bago natin i-type yung huling command. So, malapit matapos. Yan, lumabas na siya. Type natin yung huling command. ip config space / / dns. Pag natapos na yung mga command na yun, restart lang natin yung PC natin or yung laptop. So, kung pagka-restart nyo, hindi pa rin gumagana yung internet nyo. Gaya nitong sa akin, connected naman ako pero wala pa rin ako internet. Pag hindi pa rin gumana yun, unang ginawa natin, subukan natin yung pangalawang solution. Pangalawang solution, reinstall natin yung network driver. So, itong network driver na to, pag in-install natin siya, kusa siyang magre-reinstall pag na-restart natin yung laptop natin. So, punta lang tayo dito sa start. Right-click yung device manager. Tapos, hanapin nyo yung network adapter. Expand nyo lang yan. Tapos, hanapin nyo yung wifi nyo. Wi-Fi driver, itong Intel. Right-click nyo lang, then uninstall. Huwag nyo i-click tong box na to kasi i-delete nyo yung driver. Then, hindi siya kusang mag-re-install kasi wala nga tayo internet. So, click nyo lang yung uninstall. Kaya nakita nyo na wala yung wifi. Kasi dinilit natin yung driver. Tapos na, na-restart lang natin yung computer natin. So yan, pagka-restart natin ng laptop natin, tignan natin kung makakakonek na tayo sa internet. So kung makikita nyo, wala pa rin tayong internet. Pero connected naman tayo sa wifi. So, kung hindi gumana yung una at pangalawa, subukan natin yung pangatlong solution. I-install natin yung default na network driver. So, punta lang ulit tayo dito sa device management. Tapos,
sa network adapter. So kita nyo, bumalik na yung wifi driver natin na in-install kanina. Right click lang natin to, update driver. So ito, browse my computer for driver. Makita nyo kusang pipiliin kung ano yung compatible sa laptop nyo. Pindutin nyo to. Yan. Yan yung mga compatible. Click natin lang yung click ko yung pinakauna, yung Intel. Next. So, yan. Successful na. Try uli natin. Tingnan muna natin kung gagana na siya. Restart na natin. Ito, connect muna tayo. Connected. Pero wala pa rin internet. Subukan lang natin i-restart uli yung computer natin or yung laptop. So ito, na-restart na natin yung computer natin. Try nating silipin kung may internet na. Pa rin. So, kung pagkatapos nung solution 1, 2, at 3, hindi pa rin kayo makakonect. Kagaya ko, try nyong sa, dito sa pang-apat, try nyong i-check yung IP config nyo. Punta lang tayo ng control panel. Then, network and internet. Network and sharing center. Dito, change adapter setting. Itong wifi natin, right click lang and go to properties. Hanapin nyo lang yung internet protocol version 4. Double click nyo and kung makikita nyo may ibang IP address. Pero dapat to naka-obtain an IP address automatically. So click lang natin to, yung obtain, then click OK. Okay. And so kung makikita nyo, bumalik yung wifi connection. Connected, hindi lang natin sure kung may internet na. Wala pa rin internet. At subukan natin yung last na solution na alam ko na ipapakita sa inyo. Tignan natin kung gagana siya. Pag hindi pa ito gumana, pumunta na kayo sa malapit na, pinakamalapit na technician para i-check up yung laptop or computer niya. So, ipupunta lang tayo sa proxy para ma-disable natin siya. Para makapunta tayo ng proxy, punta lang tayo sa control panel and click natin yung network and internet. Tapos, dito sa internet options, punta tayo sa connection. Dito sa pinakababa yung LAN settings. So ito, naka-proxy siya. I-disable lang natin siya. Para ma-disable yun, i-uncheck lang natin to. And i-check natin yung pinakataas. Automatically detect settings. Then click lang yung OK. Then OK. Ayun, so kita nyo naman, bumalik na ating internet
try nating subukan. So, dahil siguro sa proxy ko, kaya ayaw gumana ng internet. Kasi nagpalit ako ng proxy. So, ayan, gumagana na siya. So, sana naman nakatulong yung mga binigay kong solution para maayos din yung internet niya. So, hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, subscribe na kayo, baka may matulong ako sa inyo sa mga problema niyo sa inyong mga laptop or cellphone. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo.